What's up mga kamani magneta? Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang gagamitin natin sa araw na to ay walang iba kundi mga durog-durog na dahon ng laurel. Marami ba kayong mga durog-durog na dahon ng laurel na hindi na nagagamit? Sa pagkakataon na yan, ang mga dahon ng laurel na durog-durog ay gagamitin natin. Dahil ang aroma at ang swerte na nabibigay nito ay pareho rin. Kaya't mas mainam kung ang mga durog ay iyon ang ilabas at atin ang gamitin. Siyempre, gagamitin tayo ng bawang na pangtanggal ng negatibong enerhiya at pangtanggal ng siyempre mga elementong hindi natin nakikita. At ayaw natin silang makasama sa ating mga tahanan dahil hindi nila naibibigay ang kailangan natin. Kailangan kasi matanggal sila para matanggal din ang kamalasan sa loob ng tahanan. Kung meron naman kayong mga star anise, mainam na samahan natin ang mga dahon ng laurel at bawang ng star anise. Dahil ang star anise, amoy pa lang ito, napakabango na. At bukod doon, napakaswerte pa. Sobrang nagmamagnet ng pera ang star anise. Pera na mamagnetin patungo sa inyong tahanan. Kaya simulan na natin. Simple lang, lahat ng mga durog-durog na dahon ng laurel ay kunin nyo at ilagay nyo lang sa lalagyanan, sa baso. Ganyan lang. Ganyan lang, kasimple. Ganito lang kasimple ang gagawin. Napakasimple, pero talaga namang effective to. Napampaswerte. Siksik na lang dyan. Lahat ng mga, kung meron kayo dyan, ano man yan. Siksik mo lang dyan. Yan. Yan. Kapag nalagay mo na lahat ng mga durog na dahon ng laurel sa ibabaw, ay lalagyan na natin siya sa ibabaw ng bawang. Siyempre, ayusin natin paglagay. Okay, ganyan lang. Tapos, sa pinaka-ibabaw po niya ay ang pangtanggal ng bawang. O maswerte yung bawang. Paka-ibabaw. Siyempre, hindi mawawala ang star anise na napakaswerte. Amoy pa lang nito ay sobrang swerte. At talaga namang napakaswerte ng star anise kapag sinama natin sa ating ritual. So, ilan bang kakailanganin natin star anise? Okay? Kakailanganin lamang natin ay 8 piraso dahil ibig sabihin ng 8 ay infinity. 8 pieces ang ilalagay natin sa ibabaw. 1. Para infinity o walang katapusan yung blessing o swerte na bibigay sa atin. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pwede naman may sira, okay lang, walang problema. Basta 8 peraso. At eto na nga po ang ating ginawang ritual sa ngayon. Nasa magandang baso siya dahil pwede po natin siyang i-display dito sa dining table. Eto po, kung nakikita nyo, nandito tayo sa dining table. Kasi yung ginawa nating ritual ngayon, mainam siyang isama sa dining table. Kung may halaman kayo, idikit nyo po siyang ganyan. Dining area o dining table nyo. Kasi habang kumakain kayo, malalanghap nyo yung aroma ng dahon ng laurel at saka ng star anise. Doon pa lang, mabibigyan na kayo ng isang kakaibang pakiramdam na talaga namang magpapaalis ng mga sakit ng ulo mo. Kung wala naman kayong dining table, okay, ganyan, dining table po to eh, dyan yung ilalagay sa gitna. Mainam na lagi po kayong meron nito sa gitna. Para lahat ng mga negative energy sa bahay nyo, kaya niya nang tanggalin. Ngayon, pwede siya sa dining table. Kung meron naman kayong altar sa bahay nyo, kung kayo ay katoliko, okay, kung katoliko kayo, dadasalan niya lang natin to ng isang ama namin at isang sumasampalataya. Tapos, pwede rin tong ilagay sa inyong ano po, meron po ba kayong altar? Kung altar kayo, pwede nyo rin ilagay ito sa altar. Parang alay na rin natin, at the same time, pangpaswerte, at pangtanggal ng negative energy. Ganyan po kaganda yan. Kaya mas maganda po kung magandang lalagyanan yung pinaglalagyan nyo. Tsaka babasagin or glass.
kung sa dining table nalagay nyo or ayaw nyo, sa altar pwede. Tapos pwede po kayong gumawa ng apat na ganito. Okay? Apat na ganito dahil pwede mo siyang ilagay sa apat na sulok ng iyong tahanan. Okay? Bakit kailangan natin lagyan yung apat na sulok ng ating tahanan? Kasi ang dahon ng laurel, star anise, at bawang ay kayang tumanggal o magtanggal ng mga negative energy na nakasiksik sa bawat sulok ng ating tahanan. Kahit kung meron kayo dito sa apat na sulok ng iyong tahanan, ay mas mainam. Dahil makapagbibigay ito sa inyo ng swerte, makapagsisip-sip ng negative energy, at matatanggal din ito ang mga elementong hindi natin nakikita. Okay? So, ganito lang po yan. At pwede nyong ilagay sa apat na sulok ng iyong tahanan. Bukod doon, kung meron kayong kwarto, kung meron lang pong kwarto, at gusto nyong maging maayos ang pagsasama nyong mag-asawa, yung hindi kayo madalas mag-aaway, kasi alam mo kasi kaya nag-aaway ang mag-asawa, dala na rin ng yung tahanan nyo ay maraming negative energy. Ang nagiging epekto na to sa mag-asawa, kapag na-absorb nyo yung dami ng negative energy, nagiging cause para mag-away kayong mag-asawa. So, para maiwasan ang pag-aaway nyo mag-asawa, mas mainam na itong ginawa natin ay ilagay mo sa gilid ng side table ng kama. Okay? Para at least habang natutulog kayong mag-asawa, yung aroma, yung sensasyon, yung ritual, at yung ginagawa ng dahon ng laurel, bawang, at star anise ay kayang sipsipin ng mga negative vibes at negative energy sa inyong mag-asawa. Sisipsipin niya lahat yon, kaya at magiging maganda yung gising nyo, magiging maganda yung aura nyo, hindi kayo mag-aaway. Kasi mainam kasi kung sa loob ng ating tahanan ay marami na tayong pera, protektado pa tayo, at the same time masaya yung family natin. Para all in one na baga. Itong pampaswerte na to ay all in one na pampaswerte na po to. Okay? Lahat ay pangkalahatan ay andito na. Wala na po tayong hahanapin pa. At the same time, yung mga gamit or yung mga durug-durug na dahon ng laurel na naitatabi nyo na hindi nyo nagagamit sa ritual, ay sa pagkakataon na to, ay pwede natin magamit sa ritual na ginagawa natin. Napakaganda at napakaswerte po nito. Kaya, mas mainam kung meron po kayo nito sa tahanan nyo. Basta't habang gumagawa kayo nito, lagi po kayong magdadasal ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya. Pagkatapos po, isunod yun pong idasal yung intention nyo o yung mga bagay na nais nyo mangyari sa buhay nyo. Kung nais nyo magkaroon ng maraming pera, isama nyo po yan. Tapos habang dinadasal nyo po yun, lagi nyong iisipin sa isipan nyo na nangyayari na yun. O kumbaga, kiniklaim na natin yung pangarap natin. Kasi kailangan yung pangarap natin, kiniklaim na natin yan ang mangyayari sa buhay natin. Kailangan positibo tayo. At palagi nyong tatandaan na huwag kayong magpapasok ng mga negatibong bagay sa isipan mo. Kasi habang yun ang pinapasok at isinisiksik mo sa isipan mo ang mga negative vibes, yun yung mangyayari sa inyo. Kaya wag na wag, ang payo ko sa inyo, wag na wag kayong magpapasok ng mga negative vibes, negative na isipin sa isipan mo, at alisin mo ang mga pangit na bagay sa isipan mo. Ang ipasok mo lang dyan ay positive, magagandang bagay, para palaging maganda ang aura mo, kasi magre-reflect yan eh. Naintindihan natin kung ano iniisip mo, magre-reflect sa sarili mo yan. Halimbawa, puro problema ang iniisip mo, pakiramdaman mo yung sarili mo, stress ka, nararamdaman mo yung anxiety, nakakaramdam ka ng depression, kasi ang nasa utak mo ay puro problema. Pero kapag ang isipan mo ay malinis at puro positive, nagre-reflect yan sa aura mo. Makikita sa aura mo na positive kang tao at napakaganda ng itsura mo kasi nga positive ka. Ganun dapat, para at least kahit papano, matulungan mo yung sarili mo, kasi walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kundi ikaw lang sa sarili mo. Kaya tulungan mo yung sarili mo na magtagumpay, maging positibo, at mag-isip ng magagandang bagay. Kung itatanong mo naman sa akin kung kailan ito i-dispose, papansinin nyo, matagal pong mabulok ang dahon ng laurel at star anise, lalo na po yung bawang. Kaya hanggang hindi po siya na bubulok, o hindi nyo naman kailangan palitan ng palitan.
Hanggang hindi bulok, huwag palitan. Hayaan lang sa apat na sulok ng bahay kasi matagal po siyang madispose. Kasi matagal po siyang mabulok. Saka mo palang i-dispose pag bulok na po. Intindihan po? At yan po mga ka-money magnet, ang pampaswerte natin sa araw na to. Tandaan na ang mga bagay na to ay gabay lamang. Manatili pa rin tayong nakasubaybay, nananalangin, positibong isipan para tayo ay magtagumpay. Thank you very much!